Okay, alright yan. Kumusta po mga kaibigan? At welcome back muli sa Rapido TV. At ito na nga, no? Sa mga nagtatanong po kung ano po ang update sa kaso ni Arnie Tives, no? Marami pong mga nagtatanong sa atin at nagsasabi na bakit daw ay bigla na lang pong natahimik ito pong kaso ni Arnie Tives at wala na po siyang update, no? Na siguro nasa isang buwan na po mga kaibigan, no? Huli po nating narinig yung pong sinabi ni S.O.G. Boyang Rimulya na mayroon daw po silang plano na paraan, no? Pero hindi po nila yun pa-public mga kaibigan. So, para hindi daw malalaman ng mga huhulihin kung ano po ang kanila pong mga plano mga kaibigan. No? So, nirespeto po natin yan dahil ay alam po naman natin na ito din pong mga pinaghahanap ng batas, mayroon pa rin po silang mga koneksyones, no? Sa atin pong bansa. May patulad ni Arnie Tives, mayroon pa po yung koneksyon mga kaibigan. No? At siyempre, may mga tao yan na nakamonitor kung ano po ang mga moves ng nasa gobyerno. Diba? So, okay lang po, no? Na hindi po sila magbigay kung ano man po yung mga kanilang naisip na paraan mga kaibigan. No? Pero ang atin po dito na sana po sa pananihimik po nila, mayroon talaga silang ginawa, no, na paraan para nga ay mahuli kung mapauwi na itong si Arnie Tives at mapanagot na doon po sa mga kaso na nandiyan na po ngayon sa korte. At mayroon ngang bagong balita na mayroon naman pong nadagdag na warrant of arrest dito po kay Arnie Tives. Yung pong kaso niya sa killing sa 2019 mga kaibigan na isinasampa nga doon po sa Bayawan RTC Court. O di ba? So lalong dumadagdag po ang kaso na haharapin po ni Arnie Tives. So ayan, no? Kaya ay naghahanap nga ako na baka mayroon pong mga bagong update, no? At yun lang po, no? Ang ating nakikita, mayroong dagdag na warrant of arrest doon po sa kaso na isinampa doon po sa Bayawan RTC. At habang naghahanap po tayo mga kaibigan, may napunod po akong video galing po sa PTV na masabi ko na ito po ay good news. Good news po ito mga kaibigan dahil ang presidente po ng Timor-Leste na kung nasaan po ay nandoon po si Arnie Tives at alam po naman natin yan dahil nga ay nakikita nga sila doon po si dating Senador Manny Pacquiao nung pumunta siya sa bansang Timor-Leste. So talagang nandoon po si Arnie Tives. So ngayon, ito pong presidente ng bansang Timor-Leste at si Pangulong Bongbong Marcos ay nagkausap at mayroon po silang kasunduan mga kaibigan. Kaya ayan po ang ating alamin at panoorin po natin ang video na ito. Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Naging produktibo ang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Timor-Leste President Jose Ramos Horta sa state visit nito sa bansa. Kabilang sa natalakay nila ang ilang usapin na kapwa mahalaga sa dalawang bansa, gaya ng political cooperation. Napag-usapan din ang pagbuo ng bilateral social security agreement para naman sa kaligtasan ng mga profesional na nagtatrabaho sa parehong bansa at pagpapalakas pa ng educational cooperation sa higher education institutions. Ibinahagi rin ni Pangulong Marcos ang munggahin ng Timorese President na magagamit ng Pilipinas kaugnay sa mga hamon sa teritoryo partikular sa West Philippine Sea. That is what, it is with gratitude that we also have received the expressions of support from the President for the Philippines in terms of the rules, our adherence to a rules-based international law, to UNCLOS, and of all the different issues that that we are facing, geopolitical issues that we are facing around the world. Once again, the experience of the President has shown what
the Philippines can do to further our discussion and our argument as to the continued adherence of all parties to a rules-based system and international law. Kinilala ng Department of Agriculture ang naging... So yan mga kaibigan, no? At bumisita nga, no, ang presidente ng bansang Timor-Leste sa atin pong bansa. At nagkausap nga sila si President Bongbong Marcos at meron po silang mga kasunduan, mga kaibigan, no? So which is ay sabi ko nga ay good news po ito. Dahil ang isa po sa problema kasi mga kaibigan kung bakit po ay itong si Arnie Tibes na kahit alam po ng lahat na nandyan po sa bansang Timor-Leste ay hindi po siya nahuli-huli, no? Dahil nga ay wala po tayong extradition treaty sa nasabing bansa, mga kaibigan. Kaya ay hindi po tayo basta-basta na lang po na magpadala ng mga otoridad na para po ay tugisin o hulihin itong si Arnie Tibes doon po sa bansang Timor-Leste. Diba? Ganun po kasi ang isa sa kanila pong mga ginawan po ng paraan, mga kaibigan, no? Na paano po, no, na matugis o mahuli itong si Arnie Tibes dyan po sa bansang Timor-Leste na wala pong extradition treaty ang ating bansa doon po sa Timor-Leste. So sa ngayon po mga kaibigan, base po sa mga sinabi sa ating mga narinig, no, sa balitang ito na may mga kasunduan po for security safety, no? So dito po, no, mayroon po tayong nakita na maari na po na gagawin po ng ating pong Pangulong Marcos na pakiusapan itong presidente ng bansang Timor-Leste na mayroon po tayong kababayan na nandyan po sa kanilang bansa na pinaghahanap na dito sa Pilipinas at magpadala po tayo ng mga otoridad para po siya ay tugisin at hihingi na po ng suporta sa mga otoridad din po sa bansang Timor-Leste, mga kaibigan. So siguro ito po yung sinasabi na mga paraan paano po nila gagawin yung pong paghuli o pagtugis nitong si Arnie Tibes, mga kaibigan, dyan po sa bansang Timor-Leste. At siniguro naman po ng ating pong justice na ay mananagot talaga itong si Arnie Tibes. So ito na siguro ang paraan dahil ay nagkasundo na po itong bansang Pilipinas at bansang Timor-Leste. So madali na lang po na pakiusapan ng ating Pangulo itong presidente ng bansang Timor-Leste, mga kaibigan, di ba? Na yun nga, no? Siguro alam naman po yan ng presidente ng bansang Timor-Leste na mayroon pong isang tao na diniklara na nga na terorista dito po sa atin sa Pilipinas, no? Marami po ang magagalit sa atin, no, pagka sinasabi natin na isang terorista yung mga supporter po ni Arnie Tibes. Pero yun ay diniklara naman po ng Anti-Terrorism Council, di ba, mga kaibigan? Hindi naman tayo ang gumagawa na binansagan po natin na terorista itong si Arnie Tibes, di ba? Galing po yan sa mismong Anti-Terrorism Council ang naglabas po, no, na itong si Arnie Tibes ang leader ng isang grupong PTJ, mga kaibigan, di ba? Iwan ko lang itong mga tao na patuloy pa rin po ang pagsuporta nito kay Arnie Tibes. Eh, pagka sinabi po natin na terorista, ay galit na galit na po sila, mga kaibigan. At pagka mayroon pong mahuli na mga kriminal dyan po sa Negros Oriental, at ating mababasa sa balita na sinasabi na membro ng TTG, magagalit po sila dahil ay pagka mayroon daw mahuhuli ay sasabihin na kaagad na membro ng TTG. At kung sila daw ang huhulihin, eh baka sasabihin din po na membro daw sila ng TTG. Eh kung wala ka namang kaso, bakit ka huhulihin, di ba, mga kaibigan? Yung mga hinuhuli, sila po yung mga pinaghahanap ng batas.
Pero yung mga nagkukomment sa atin na mga supporters ni Arnie Tibes, eh yun ang sinasabi nila. Pagka sila ba ang huhulihin ay ganun din po daw ang sasabihin natin na sila po ay membro ng TTG. Eh paano ka naman huhulihin kung wala ka namang kaso? Hindi ka naman pinaghahanap ng batas, di ba mga kaibigan? Parang hindi na po nila inisip yung kanila pong mga comment sa atin pong mga ginagawa. No? Na ng atin po dito ay lahat po, mayroon po tayong pinagbabasihan. Mayroon po tayong sinusunod. Hindi po tayo gumagawa lamang ng kwento. Katulad po dito sa ating tinatalakay na mayroon na pong kasunduan ang bansang Timor-Leste at bansa po natin Pilipinas, no? Ang dalawang presidente, nag-uusap na po sila, mga kaibigan, di ba? Hindi po yan natin gawa-gawa. Yan po sa balita, di ba? So, sa madaling salita, madali na lang po na nasabi ko na nga, no? Na madali na pong mapakiusapan ng ating Pangulo, ito pong presidente ng Timor-Leste. Na yun nga, tutugisin o huhulihin nila si Arnie Tibes para ay pauwi na dito sa Pilipinas dahil ay wanted na po siya dito. Diba? So, siyempre, sa ngayon po na maganda na po ang pag-uusap nila, papayag po yan mga kaibigan. 100% po yan na papayag dahil ayaw naman po nila siguro na mayroon pong titira doon na pinaghahanap ng batas, di ba mga kaibigan? So yun po ang akin pong nakikita. Kaya nasabi ko na ito po ay good news. No? Good news po ito dahil ay nag-uusap na po talaga. Ito po ay kitang-kita po natin diyan sa balita. Hindi lang po ito kwintong Macau, no? Na ang ito pong presidente, ang dalawang presidente ay nag-ugnayan po, nag-uusap. So ito po ay talagang meron po. No? Meron po tayong resibo na makita po natin na nandyan po yung presidente ng bansang Timor-Leste. So baka magagalit na naman itong mga supporter ni Arnie Tibes. Madali lang naman kung kayo ay talagang sumusuporta kay Arnie Tibes, ikayatin niyo po siya na umuwi sa Pilipinas, harapin po itong mga kaso, patunayan po kung siya ba ay talagang malinis. So diba, ganun lang po yan mga kaibigan. Habang magtatago po siya, patuloy po ang mga tao na mag-iisip na siya talaga ang gumawa dahil nagtatago po siya. Hindi po niya hinarap ito po mga kaso. So dapat po ay harapin po niya yan mga kaibigan, di ba? So nasa inyo po kung ano po inyong mga komento dito mga kaibigan. Basta para sa akin, yun lang po. Harapin po niya itong mga kaso, lalo na po ay mayroon na lang pong dumagdag na kaso na mayroon na pong warrant of arrest, no? Ayan. So, pakicomment na lang po kung ano man po inyong mga public opinion dito po sa ating pong tinatalakay. At isa lang po ang ating hinahanga dito po, justice po para po sa mga naging biktima doon po sa Negros Oriental. Dahil hindi lang po 100 na tao, dami pong biktima mga kaibigan dyan po sa Negros Oriental na dapat po mabigyan po ng justisya. So kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, pakilike naman po at kung maaari ay pakishare na rin mga kaibigan. At muli po ako ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta dito po sa aking YouTube channel, gayon man sa aking Facebook feeds, sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW. Palagi lang po tayong mag-iingat kung saan po tayo naroon. At see you po sa next video ko. God bless all of us.